Hello guys, so meron tayo ditong XRM125FI or RS125FI. Sa Thailand, MSX125 ang tawag dito. Road sport ang klase ng RS125 na to. Ngayon, dadiagnose natin siya at i-reset gamit ang ating MST500. Okay, so kailangan lang natin cable dyan, yung para sa Honda. Meron tayong kasama sa MST na cable, yung para sa Honda, itong cable na to. Ayan. Ayan. Wala siya nakalagay na Honda pero 4 pin siya. Ayan. Sa motor naman, ang kanyang K-line ay nandun sa lalim. Ayan, yung kulay pula na yon. So tinanggal ko na yung cover nun. Gagawin natin dyan. Isasaksak lang natin to dito. So sa pagsasaksak dito, pwede nating isaksak na nakapatay yung ignition, pwede nating isaksak na umaandar ang makina, pwede nating isaksak na naka-open lang yung susi. Okay, so ito, sasaksak natin na nakapatay ang susi. Ayan. Susuksok natin dyan. Ayan. Kapag nasaksak na natin, so walang power itong ating CUS kasi hindi pa naka-on. Hindi katulad ng ibang motor, katulad ng Yamaha. Pagsaksak mo sa K-line, may power na agad yung ating diagnostic tools. So, ito, para magka-power, isususi lang natin. Pag susi mo, magkaka-power din yung ating MST500. Okay? So, off ko lang yung ilaw. Yun. So, hintay lang natin mag-lo, ang ano na yan. Yan, lumabas yung main menu. Pupunta tayo sa diagnosis. Yun. Enter lang natin. Ayun. Then, punta tayo sa Honda. Kasi ang motor na to ay Honda. Siyempre, doon tayo sa Honda. Okay, so, select natin. Tapos, okay lang. Ayan. Tapos, select natin kung anong klaseng motor siya. Kung halimbawa, yung Asia Motor, all models. Pag Vietnam, yan, nakalagay naman kung anong saan siya galing na lugar. Yung autoscan, ito naman yung para sa mga new model. Yung mga darating na new model na Honda. Okay, kailangan lang natin ng cable para doon sa new model, tapos sa autoscan natin nalagay. Ngayon, dito muna tayo sa all model. Ayan. Sa all model, meron kang pagpipilian, A hanggang Z. So, ano ba yung motor na to? XRM, RS, siyempre, pagka XRM, RS, sa ito kasi sa brand na to, brand ng China, wala ditong XRM. So, ilalagay natin dito sa M kasi nakabase siya sa Thailand. Ayan. Thailand kasi MSX125 siya. Ayun siya. Doon natin siya ikukunin kasi kapag ka XRM, pupunta tayo sa X. Ano, 'di ba? Pag X, wala siyang nakalagay. Kapag naman sa RS, R, wala din siya nakalagay. So doon tayo pupunta sa M. MSX125. Then okay lang natin. Ayun. Tuloy-tuloy lang tayo ngayon. Bago tayo pumasok dyan sa kanyang menu na yan, aalamin natin yung issue ng motor. Titingnan yung motor kung may error ba, may check engine ba, or ano yung issue. So itong motor na to, galing ito sa top overhaul. Kasi nagka-issue to ng overheat. May tama yung block nga. So may makikita kayo dito mga pagbabago. Ito kasi hindi na natin masabing standard parameter, pero sa standard parameter naman ay nakalagay naman sa upuan. Meron naman tong guide kung ano yung mga standard parameter ng kanyang ito, nakalagay sa upuan yan, sa tilaw. Ito guys, oh. Ayan. Yan yung makikita ko, ilang RPM, ilan yung ikot ng hangin, yung CO, ayan, nakalagay dyan. Okay.
So gagawin natin dito, babasahin muna natin yung parameter, ano ba yung may history or error. So pasok tayo dyan sa engine data. Yung ECU info na yan, yan yung serial number ng ECU nyo. Yan. Siyempre pag bibili kayo ng ECU, hanapin nyo ano ba yung code nyo. Yan, may nakalagay sa dyan. Tapos sa engine data, yan, yan, dyan yung makikita yung mga kalagay ng mga sensor, ano, alin ba yung may abnormal or alin ba yung may mali, ganun. So dyan yun sa engine data. Dito naman sa RDTC, dyan yung makikita kapag may gagawin pa kayo or may error pa. So sa history, ito yung mga tinatanggal natin, mga sakit sa sensor, yung mga pinang error niya dati, makikita mo sa history. So ngayon, no trouble code, ibig sabihin wala naman siyang error. Sa current naman, ito yung kasalukuyan niyang error. Na may makikita kayong mga error dyan, yun yung gagawin nyo bago nyo sa error reset. Kapag lumabas dyan sa current, ibig sabihin kailangan nyong ayusin. Okay. So back tayo. Dito nga yung erase. Okay. Dito naman pag mag-erase na tayo ng error. Or dyan natin gagamitin ang refile. So dito hindi ko pa ipapakita yung refile. Ito naman configuration, ito naman yung ECM reset. I-reset natin yung ECU. Parang tawag din dito ay hard reset. Ganun siya. Okay. Reset lang siya. Pero dito sa erase DTC, ito yung mga matrix, itong ginagawa ng refile. So siguro sa mga soon, lalabas natin yung refile na yan. Okay, pasok na tayo sa engine data. Okay, so papasok na tayo sa engine data. Okay lang natin, enter. Tapos ayun, yung engine speed dyan yung RPM. Mamaya makikita niya pag umaandar. So meron tayong dalawang klase ng pagdadiagnose dito sa mga FI. Isang nakapatay yung engine pero naka-on yung ignition switch. Isa naman yung umaandar yung engine. Okay, dito muna tayo sa nakapatay ang engine. So check natin yung ito, TP sensor. Yan, 00. Kapag yan kasi na ginalaw ng mekaniko or makikita nyo yan kapag dinala sa inyo na in-adjust yung screw dun sa may throttle body, yung mismong sa butterfly, pag dinala sa inyo nakaganyan. So dapat laging 00 yan. Yan ang standard parameter ng TPS sensor. Ngayon yan yung isang palatandaan natin kapag nagalaw na, di ba, may value na. Ngayon paano naman malaman kapag yan may problema? Kapag yan sira, pu-full throttle mo siya dahan-dahan. Ayun. So pag pinul throttle mo yan tapos nag-drop yung value niyan sa degree, ibig sabihin or sa volts, may problema ka na sa TPS. Kailangan mo na siyang palitan, okay? So yung full throttle ito 'yun, no? Yung pinu-full throttle yan. Dadahan mo po full throttle, okay? Tandaan natin, ulitin natin. Yan, ba? So wala din naman sa drop, ibig sabihin good siya. Okay. So doon tayo sa next natin babasahin. Doon tayo sa yung auto sensor pag umaandar yan sa fuel trim. Short term yung ST niyan, short term fuel trim. Okay, so standard siya ngayon kasi nakapatay. Yan, voltage 11.6, medyo mahina na kasi may problema sa battery ito kaya nagred yan. Yung mga red na yan, may mga problema yan. So una battery, bakit nagred? Kasi yung battery nito dalawa, ayan oh. Naging dalawa. So hindi dapat ganyan yung battery pero papalitan na rin naman yan. Tatanggalin naman yung isa na yan. So kaya nagkakaroon ng error. Pero dapat isa lang yung battery niyan. Ayan, kaya dalawa na, 11.6 pa rin. So, hindi siya accurate. Next. Okay, so doon tayo sa fuel pump control. Makikita mo dyan kapag nag-on yan, kapag in-start mo, pinupos button mo. So ibig sabihin good yung linya ng starter, ay hindi, ng fuel pump mula sa ECU papuntang pump. Pero pag yung pinupo-start mo hindi nag-on, ibig sabihin sira yung linya, may putol sa linya or may sira sa ECU. Ayan. Yung injector naman, dyan mo makikita yung MS kung accurate ba. Karamihan naman ng FI, 2.0 ang standard ng MS. Kapag yan 3 pataas, bukod sa beat, ha, Honda beat. So may problema sa injector or may problema sa pressure ng pump. Okay. Spark advance, dyan mo makikita yung ignition degree or spark advance degree. So nakalagay yan dito sa manual. Okay, sa spark degree, ang karami naman ng laro niyan 5 or 10 or 15. Nandun siya naglalaro. Kapag yan malikot, kapag gumaandar, so may ano siya, may nararamdaman siyang problema sa kuryente. Okay. Yan. AOT.
engine oil temperature. Yun yung makikita yung voltage na binibigay ng bawat init niya. So ito 88 degree. Mainit na to kasi galing pa to ng malayo, galing pa to ng Bulacan. Ang lugar namin ay Quezon City. So mataas nga ang degree niya. Ngayon, kapag yan may problema, kapag yan putol ang linya, makikita nyo sa una niya may negative. Yan. Pag may negative yan, ibig sabihin, kailangan yung i-repair yung linya or yung sensor may putol or yung wire mula ECU papuntang sensor. Nakalagay yan sa may bandang head. Nakalagay yan dito. Sa ilalim. Ayan o. Ayun o, sa gilid. Ayun o. Tagas-tagas pa yung makina niya. So, dyan nakalagay sa gilid yan. Okay. So, yun yung IoT sensor. Engine oil temperature. Ayan. So, next tayo. Ayan. Bang sensor. Ito naman yung nakalagay sa ilalim ng tangke na para siyang hugis relay, starter relay. Na kapag natumba yung motor, yun yung automatic yung motor ay hindi mapapaandar. O safety feature niya para hindi mag-wild man siya. Pagka natumba, automatic patay yung motor. Yun yung trabaho ng bang uncle. Nilulunod niya yung motor. Yan. Start solenoid yan naman yung sa starter sa relay. Yan AFR 14.7 naman karamihan ng FI ang reading. Kaya medyo matipid siya sa gas kasi yan reading. Okay. So, doon naman tayo sa umaandar. Guys, ito umaandar na yung motor. Ang standard RPM nito ay nakalagay sa upuan. So, palagay ko hindi standard yan. Kasi ang nakalagay dito ay aba nakalagay dyan idle speed. Yan, idle speed ay 1.4 plus minus 100. So, maglalaro siya sa 1.4, 1.5, 1.3, 1.4. Ganon. So, nangyari dito, ayun siya. Kulang. So, sobrang baba ng minor. Tapos, nakikita niyo yung charging, oh. Hindi accurate yung charging. Gawa pa ng dalawa yung battery. Ayan. So, unang sisirain yan, rectifier at stator. So, sunugin niya yan. So, malalaman natin yan ng update kapag kapinalitan na ng may-ari ito ng battery. Yan. Dapat ang reading niyan kapag umaandar ay 13.8 to 14.8. Okay. Yan. Yung auto sensor voltage, bakit nagre-red? Kasi ito, kapapalit pala ng black, possible masikip pa yung piston. So, medyo malakas pa yung higop ng hangin, ng vacuum, or yung gas. Kaya yan, nagre-red. Dapat walang red dyan. Yung IOT sensor, ayan naman yung red. So possible yung pressure mula dun sa air cleaner may mainit siya na didetect kasi mainit yung makina. Siyempre, ito kasing IOT na yan, yan yung galing sa breather hose. So may tama siyang degree na dapat nasisense. Okay, so ngayon mainit yung makina. So, masisense ni breather, na papasok yung breather dun sa air cleaner, tapos masisense ni IOT, nakadikit ito sa map sensor or sa TPS. Ayan, makikita niya mainit yung makina. Ayan, taas ng binibigay niyang voltage. Oh. So, ito kasi 0 volts to 5 volts. So, ngayon 4.9 volts agad ang binibigay niya. Ayan. Dahil yan sa bagong kabit na block. Okay. Okay, so next. Tayo sa yan, yung mga sensor naman yan. Yung fuel pump nag-on. So good na yung pump. Pag ni-start mo kasi mag-on. Yung injector ay 2.3. So pasok pa rin sa standard kasi 2.0 standard. Okay, so lumalabas 2.4. So possible pasok pa rin siya pero the best dito ipa-i cleaning. Try natin ipa-i cleaning yung injector baka minsan kasi may mga dumi-dumi galing sa filter or palitan ng fuel filter. Yan. Yun yung mga dahilan niya kung bakit tumataas ang reading niyan. Or resistance, ang resist ng injector ay drop na. Ayan, yung spark advance, ayun ang laro niya, 15. Hindi naman siya ganun kalikot masyado. Kasi pag yan, ang laro niyan ay, halimbawa, ang pinaka mataas niya 15. Maximum niya. So pag naglaro 15, 20, 29, 15, parang ano pataas, may problema ka sa spark plug cap. Pero pag ang laro naman yan ay 15, 9, 8, 15, 9, 8 pababa, drop. Ibig sabihin, may problema ka sa spark plug. Okay. So, yun ang nangyayari dyan sa spark advance. Malalaman pag may problema.
Pero the best yan kapag magawa mo 10. So ngayon hindi siya magte-10 kasi gawa ng ang RPM mo ay drop. So kailangan to muna bago natin to i-fix, kailangan matapos na muna yung break-in kasi bago pa lang ito, may break-in pa ito. Mga siguro maka 5,000 km, ay hindi, 1,000 km. Pwede na 'yon. Ayun, yun yung bang sensor. So yung fuel trim -9. So okay lang din, pasok lang din mo siya kasi pag yung malaki ang negative, kailangan mo ring learning, nililearning yun. Okay. Ayun, hanggang doon lang yung ano niya, mga parameter na babasa niya. Okay, ngayon, so ngayon i-reset natin siya, i-refile natin to kasi bagong buo ng block. Siguro hindi mo na ipapakita dito sa video, siguro abangan na lang sa mga next na video ko paano i-refile yung mga Honda gamit ang ating MST 500. Okay, so bye-bye. So guys, after ma-refile, so stable na yung minor, pino na rin minor, tapos yung trim, ayan na. Tingnan natin yung trim, ano niya, kung ano, kung malaki pa rin negative. Okay, so yun na talaga yung trim niya. Hindi rin natin mababago. So okay na rin, ignore na lang natin yan, negative 3. Huwag lang mag-negative yung dalawang digit, negative 22, okay na yan. Okay, so pasok na tayo dun sa ano niya. Okay. So ganun lang yung pagre-refile ng ating Honda XRM gamit ng ating MST 500. Okay, sana may nakuha kayong idea. Then, bye-bye.